The decision upheld our sovereign rights and invalidated Beijing's baseless claims over our territory. Isang grupo ng mga kabataan ang nanawagan kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tuparin ang ipinangako nitong ipagtanggol ang soberanya at territorial integrity sa West Philippine Sea. Isang araw ito bago ang ika-anim na taon mula ng katigan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands, ang Pilipinas at isang tabi ang 9-dash claim ng China sa South China Sea. Gayunman hanggang ngayon, hindi kinikilala ng China ang landmark ruling. Kaya sa inaasahang pagbisita ni PBBM sa China, hinamon ng West Philippine Sea Coalition ang Pangulo na manindigan laban sa China. Nais nilang ipaglaban ng Pilipinas ang ating karapatan sa pinag-aagawang teritoryo at malayang makapangisda ang mga Pilipino doon. Sa pagharap niya sa China, ay sabihin sa kanila na titindig siya para sa ating bansa at para sa ating mga mamamayan, na malaya ating mga mangisda na mabuhay at maghanap buhay doon, at dapat ay alisin na ang mga iba't ibang mga iligal na itinayo ng China doon sa West Philippine Sea. Dagdag pa ng mga ito, bilang kalihim din ng Department of Agriculture, dapat alam ni Marcos na napakalaking supply ng pagkain ang nawawala sa atin sa West Philippine Sea kung hahayaan ang China sa pag-aangkin nito sa mga nakapaloob sa 9-dash line kabilang na ang sakop ng teritoryo ng bansa. Giit pa ng grupo, hindi dapat gayahin ng bagong administrasyon ang foreign policy ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. We are where we are today because the Duterte government has done next to nothing. We call on President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. not to sail in the same direction as the previous administration. We challenge him to stand firm on our historic arbitral victory. Hinihikayat din nila ang Marcos administration na bumalangkas ng foreign policy na naaayon sa arbitral ruling. Gayun din hamunin ang ipinatupad na fishing ban ng China sa ating teritoryo bilang proteksyon sa mga mangingisda. Dapat palakasin ang regional at international alliances sa mga bansang may kaparehong prinsipyo. Marapat ding repasuhin at kansilahin ang lahat ng mga proyektong pang-imprastruktura na pinunduhan ng China na maaaring magpahina sa ating soberanya at national security. Samantala, hinihikayat din ng West Philippine Sea Coalition si Vice President at Education Secretary Sara Duterte na ituro ang historical, legal at environmental aspects ng West Philippine Sea sa students' curriculum. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.